Andito kami sa Japan. Yo, welcome back to my YouTube channel. Andito kami ngayon sa Lucena. Andito ako sa bahay ng girlfriend ko. Bali, hinatid ko siya dito. Idadaan ko na lang. Hindi ko na siya isasama doon sa amin. Gusto niyang sumama pero sabi ko wag na kasi para makapagpahinga naman siya, ma-relax-relax. Kasi nga galing pa kami ng Cavite, ang layo nun eh. Makapagpahinga kasi sa mga atres ay may pasok na rin naman siya eh. Kaya yun, nakakapagod, kawawa naman. Dito kasi mas makakapagpahinga siya kahit doon sa amin. Siyempre, maiiya siya doon matulog na ano, walang ginagawa. Siyempre, maganda yung andito siya, mas marirelax yung katawan niya kasi nga puro trabaho siya sa luba na isang taon. Kawawa naman. Ito yung mga pamangkin ng girlfriend ko. Ayan, yan, dalawang batang yan. Isang babae, isang lalaki. Yan, yan, yan mga pamangkin niya. Hindi pa lang po. Kasi yan. Ma! Hindi lang po. Matay si Wag, bilig yun. Pepe. Oh! Hindi! Bungi ako! Hindi! Ayos lang yan. Ang ganda sa video ng bahay. Parang may problema ka. Nandiyan pa yung estik na kanina. Imamarinate na. Ate. Pinsaw. Yun, nandito na ako sa biyahe. Papunta dun sa amin sa Quezon. Ayan, iniwanan ko na yung girlfriend ko dun sa Lucena. Hindi ko na nga siya sinama. Kasi nga ang problema ay sobrang pagod na rin siya. Galing pa nga kami ng Cavite. Na talaga napakalayo, ang sakit sa puwet sobrang nakakapagod kasi may trabaho pa sa atres may magkakaroon na rin siya ng pasok. Kaya sabi ko, huwag na sumama para naman makapagpahipahinga siya at makapiling pati niya yung pamilya niya, syempre. Diba, mas maganda na yung ganun para naman ma-relax yung kanyang katawan. Nakakamiss din biyahe ng ganito, yung nag-iisa ka lang, wala kang angkas, tapos ang haba ng biyahe mo. Nakakamiss yung magdadrive ka ng medyo malayo. Simula kasi sa Laguna hanggang dito, bali na sa 4 oras o 3 oras kalahati. Kaya yun, nakakamiss yung biyaheng ganitong malalayo. Pero hindi naman ako ganun kabilis magpatakbo, yung tama lang talaga. Yung alam mo na hindi ka mapapahamak ng basta-basta. Kasi may kasabihan nga ako sa sarili ko na safety first, unahin mo yung kaligtasan mo bago ang kayabangan mo. Diba? Tama naman yun. Mga idol, mga mama, mga sir, mga paps, pasensya na kayo sa video ko kasi pag nagmumotor ako kasi nga hindi ako makapag-video ng ayos kasi nga cellphone lang itong gamit ko. Ayan, kita nyo naman na hindi ganun kaganda yung nakukuhaan ng video natin, hindi ganun kalawa kasi nga cellphone lang ang gamit natin. Wala tayong budget para bumili ng mga GoPro na ganyan kasi alam mo naman, nagtitipid tayo, mahirap lang tayo. Kaya yun,
wala pa tayong magandang video, pero bahala nyo, balang araw makabili din tayo. Pag-iipunan natin yan para mas maganda yung magawa natin na video, mas quality yung video natin, di ba? Mas maganda yung quality at mas nakakatuwang tingnan, nakakatuwang panoorin pag alam mo na maganda talaga yung video mong ginagamit, di ba? Oh, sobrang sarap yung ganitong daan na talagang tuwid na tuwid. Ang sarap pag motor dito. Medyo pwedeng magbabilis ka ng bahagya dito. Pero syempre, magmamasid ka pa rin. Itingnan pa mo pa rin yung paligid mo bago ka medyo magmadali, medyo bilisan mo yung patakbo mo. Ayan na, nandito na ako sa may tulay ng Unisan. Ito yung tulay na medyo mahaba-haba to ng konti. Unisan to. Itong bayan na to. Ayan, nasasakop to ng Unisan. Ayan, titigil lang ako bahagya at magbibidyo lang ako. Ayan, kung nakikita nyo, medyo ang ilog ay medyo madilaw. Ano, parang madilaw dyan, parang may putik. Ayan, kulay brown kasi nga parang may sama ng panahon. Ayan, medyo nag-aambon-ambon at malakas ang hangin. Ayan, medyo mahaba yan kung napapansin nyo. Ayan, mahaba. Ayan, yun o. Mahabang ilog din to. Ayan, diretso yan sa dagat, yung ilog na yan. Ay, medyo kulay brown kasi nga medyo masama ang panahon. At ayun, mamaya na lang po pag nasa bahay na. Hindi ako makapag-video ng ayos. Ang hirap, cellphone lang kasi. Ayan, nandito na ako sa bahay. Ito na yung motor ko. Ayan, nandito na ako sa bukid. Ayan, naiwikabit ko na itong flarings na to. Tapos yung pinakang araro niya. Naiwan ko kasi ito dito sa Quezon. Kaya yun, kinabit ko ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo, nakakabit na. Ayan, dito na ako sa kinda nanay. Ayan, nandito lang bahay nila sa bukid. Dumaan kanina ako dun sa bahay sa bayan nung kapatid ko. Tapos dumiretso na rin agad ako dito kasi nga baka umulan pa. Mahirap kasi ang daan dito, wala ditong kalsada. Bali, dumadaan lang ako minsan sa tabing dagat. Okay, dun sa kabila, medyo maputik kasi nga maulan. Tapos tumatawid pa tayo sa hanging bridge. Dun ko dinadaan yung motor. Hindi ko na lang talaga nakapag-video kanina. Ang hirap kasi pag cellphone kasi. Tapos wala naman tayong tagahawak ng cellphone. Kaya yun, sobrang hirap. Hindi ko na naipakita. At yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. I love you all. Bye-bye. Peace out.